Ngayon guys, magluluto ako ng Kerala fish curry. So, mga ingredients natin, ginger and garlic paste, coconut, onion, chili, tomato, coriander powder, turmeric powder, chili powder, salt, curry leaves, mustard seed, fenugreek seed, and ito po ang ating isda. Or kahit anong isda po meron kayo, okay lang po. Ngayon, ikat ko yung mga ingredients. So, iyan. Ahiwa ko na yung fish. Nachop ko na yung onion, tomato, the green chili. Ito na guys, lahat na-prepare na yung mga ingredients niya. At nag-prepare na rin ako ng tamarind juice. Mas maganda guys kung gagamit kayo ng fresh tamarind. Katulad sa atin sa Pilipinas, yung dried na tamarind. Tapos sabawan mo siya ng hot water para makuha mo yung juice niya. Pero ngayon, ang gamit ko lang is tamarind paste. So yan, ready na yung pan natin. Naka-on na yung stove. Lagyan ko na siya ng oil. Yan. So una, ilagay natin yung mga spices. Fenugreek seed. Ito. Yan. Tapos yung black mustard seed. So, wait lang natin hanggang yung mga seed at saka fenugreek magsimulang mag-pop. Yan na nga, magpo-pop na siya. Ngayon, ilagay ko na yung curry leaves. Fry natin hanggang light brown. So, yun na guys. Yung onion, okay na siya. Lagay na natin yung green chili. Tapos yung ginger and garlic paste. Ito lang hanggang yung sabay ito maging mushy. So yan guys, ito na yung ating tomato. Ngayon ilagay ito yung ground ingredients natin. Coriander, chili powder, and turmeric. Ilagay na natin. Ngayon ilagay na natin yung isda. Thank you.
ilalagay talaga tamarind juice. Yan yung fish natin. Igyan na natin yan. So, yan guys. Check natin yung ating isda. So, ilagay na natin yung coconut. Dahil yung isda ay nagbato na sa kuluan ko ng konti. Yan na siya. Luto na ang aking Kerala fish curry. Yan, ilagay ko na siya sa plate. Sa serving dish. Okay, ito po ang aking Kerala fish curry.